Ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pulis at militara na hayaan na payapang makabalik ng bansa si National Democratic Front of the Philippines Chief Negotiator Fidel Agcahuili. Sa talumpati ng Pangulo sa Davao City kagabi, sinabi nitong balak makipag-usap ni Agcahuili sa gobyerno para sa panunumbalik ng peace talks. I think Attorney Agcahuili has sounded off. She was coming again to talk. And I told the military and the police, just allow him. For after all, it's just we are on a waiting period about the appropriate time to talk about this. I am not that cruel. Ngunit sa ngayon, naghihintay na lamang muna daw ang gobyerno sa tamang panahon para pag-usapan muli ang hakbang tungo sa kapayapaan. I suggest that we do not make any demands. We go to the table and to talk about it. And if you process something which is not acceptable, and I would say, no, I cannot accept that. Samantala, hiniling naman ni National Youth Commission Chief Ronald Cardema sa Pangulo na maglabas ng executive order na naguutos na tanggalan ng scholarship ang mga estudyanteng nakikipag-ugnayan sa makakaliwang grupo at lumalaban sa administrasyon. Lalo na umano ng mga estudyante na may ugnayan sa CPP, NDFP at NPA. Ang palasyo naman ng Malacanang papayag umano dito kung talaga mapapatunayan o may ebidensya na kalaban ng gobyerno ang mapapatunayang estudyante. Hindi lamang dahil sumama ito sa isang samahan o kilos protesta na laban sa gobyerno. Kung yung leftist talagang may ebidensya na left at yung estudyante sumali doon na alam niya na yun kalaban ng gobyerno, kung may ebidensya ka. Eh pero kung hindi naman, lahat ng estudyante na sumasali sa isang organisasyon ay alam nila na ganun. Ang iba nalalaman nila later on at tumitiwalag. Ang iba naman gusto nila yon. Tumutuloy sila, namumundok pa nga para labanan ng gobyerno. So depende, dapat case-to-case basis. Pero kung ikaw ay kasama at alam mo na kalaban ng gobyerno at lalaban ka sa amin, eh bakit ka naman bibigyan ng scholarship ng gobyerno? Kinikilala pa rin naman kasi umano ng administrasyon ang demokrasya at karapatang magpahayag ng mga Pilipino. Kung nakita na kasama ka sa mga plano against the government, halimbawa nagkaroon ng raid, tapos ikaw pala'y kasama doon. Nagpaplano ka. Ang laking ebidensya noon. Pero kung sumasama ka lang sa, you just express your dissent to government policies, ay kasama sa demokrasya. Ani Biko, Newslight.